Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Quina na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang paru-paro na hindi inilalagay ang mga gamit sa tamang lalagyan na pinamagatang Pista ng Mga Paru-paro. Isinulat ito ni Binibining Ninia Quina C. Amoncio ng Division of Agusan del Norte. Iginuhit naman ni Ginoong Hill C. Dayot Jr. ng Division of Butuan City. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ni Binibining Ninia Quina C. Amoncio. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Araw ng pista sa bayan ng mga paru-paro. Ang mga banderitas ay nakasabit sa bulaklak na mabango. Puno ang mga plato ng bulaklak na puto. Ito ang paborito ng mga paru-paro. Sa bahay na gawa sa bulaklak, may batang paru-paro na nakatira. Kasama niya ang nanay at tatay na mahal siya. Popoy ang pangalan ng batang paru-paro. Pagkulay ng mga larawan ang nakahiligan nito. Popoy, iligpit mo na ang iyong mga pangkulay. Darating na ang mga bisita ang ating hinihintay. Utos ni Inang Paru-paro. Opo, nanay! Sagot ni Popoy. Dali-dali niya itong tinipon at sa ibabaw ng kama, ito'y itinapon. Ang mga gamit ni Popoy ay magulo at nagkalat niyang iniwan. Makalipas ang ilang saglit, dumating ang mga paru-parong bisita. Pipay ang pangalan ng anak na dala. Popoy, magmano ka sa iyong tita at tito. Siya naman si Pipay ang pinsan mo. Magkasunod na sabi ni Amang Paru-paro. Nagmano si Popoy sa kanyang tita at tito. Ngumiti siya kay Pipay sabay sabing, "Sa inyong pagdating ay nagagalak ako." Sina Popoy at Pipay ay mabilis na nagkasundo. Sila ay masayang nagkukulay habang ang mga magulang ay nagkukwentuhan. Maya-maya, si Popoy ay may napansin. Nawawala ang pangkulay na pula. Gulat na sambit niya. Naku po, tsak na pagagalitan na naman ako ng aking ina. Dagdag niya na nag-aalala. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Hahanapin natin ang pangkulay na pula. Sagot ni Pipay. Hinanap nila ang pangkulay na pula. Sa ilalim ng mesa, maging sa ilalim ng silya. Ngunit, hindi pa rin nila ito nakita. Alalahanin mong mabuti, Popoy, kung saan mo iyon nailagay, sabi ni Pipay. Nag-isip na mabuti si Popoy. Natatandaan ko na, biglang sabi niya. Dali-daling lumipad si Popoy na masaya.
Hinanap nila sa ibabaw ng kama. Unti-unting nalinis ang mga nakakalat na gamit kanina. Nang ang mga gamit ay naayos na, siyang paglitaw ng pangkulay na pula. Akala ko ay mapapagalitan na naman ako ni Nanay. Salamat sa tulong mo, Pipay. Masayang sabi ni Popoy. Walang anuman iyon, Popoy. Sa susunod ang mga gamit ay iyong iligpit. Sagot ni Pipay. Nang matapos na ang pagkulay, ipinakita ng mga batang paru-paro ang kanilang mga likha. Pagkatapos noon ay kumain na sila. Inuna ang bulaklak na puto na handa sa pista. Mula noon, palagi nang inilalagay ni Popoy ang kanyang mga gamit sa tamang lalagyan. At doon nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.